Sa probinsya ng Negros Oriental, may kakaibang kuweba na dinarayo ng maraming tao dahil ang usok daw na nagmumula rito nakagagaling sa gitna ng maulang panahon. May kuweba na hot pa rin dinadagsa ng mga turista. Sa bayan ng Dauin sa Negros Oriental, naglalabas ito ng usok na di umano kaya raw makagaling kahit pa ng malalang sakit. This is miracle of healing. Yung sa COVID, pwede po dito. Ang sarap ng feeling mo sa ilalim, tapos pati pawis. Parang may miracle talaga dito na ano na Panginoon para sa may mga karamdaman. Na-feel namin na maganda talaga, especially na may hika kami. Ito ang umuusok-usok na okoke. Para marating ito, babiyahe muna ng 20 minutos mula barangay poblasyon at susuungin ang malubak na daan. Pagdating doon, ang mga gustong makaranas ng parang public sauna bath, kinailangan munang mag-register para sa contact tracing. May mga nagtayo na nga rin dito ng tindahan. 7 hakbang mula sa bunganga ng Oko Cave ang perfect spot daw para sa mga gustong makalanghap ng usok kahit pa ito'y amoy bugok na itlog. Ang kuweba kasi may maliliit na vents o lagusan na naglalabas ng usok ng asupre o sulfur. Hanggang 10 tao lang ang pinapayagang makapasok sa kuweba. May 1 metro rin lang dapat ang layo nila sa isa't isa. Kahit dito, may social distancing. Yung iba, tinatanggap nilong Christmas nila kasi hindi sila masyadong nakahinga. Magaan yung katawan mo. Hindi na talaga ako nag-take ng medicine ko sa pangangalay. Hanggang ngayon. Ang kuweba, nasa lupang pagmamayari ng pamilya ni Sammy. Pag nilagnat kami, dinadala po kami ng mga magulang namin doon. Pag umuulan doon sa area, malakas ang usok. Nagsimula raw dumugin ang Oko Cave Oktubre nito lang nakaraang taon sa kasagsagan pa mismo ng pandemya. Mula noon, parang usok na rin daw na kumalat ang balitang di umano nakagagaling ang usok. Isa sa mga dumayo, si Cherry, kasama ang kanyang anak na si John Lloyd na may sakit sa balat. Skin disease po, allergy since baby pa po siya, para lang masolve yung skin disease niya. Naabot na kami ng Cebu, Manila. May nag-advise po sa amin na pumunta dito. Pagpasok sa loob, ang mag-ina naghanap na ng mapupwestuhan. Ang temperatura sa loob ng kuweba umaabot ng hanggang 45 degrees Celsius. Kaya pinapayuhan ang mga dumarayo rito na lumagilang sa loob ng kuweba mula 3 hanggang 5 minuto. Di umano, sapat na ito para mailabas ang toxins o lason sa ating katawan. At sa loob lang ng ilang buwang pabalik-balik ni na Cherry sa kuweba, ang laki na talaga yung pagbabago ng skin niya. Marami yung nana, saka yung damit, ang dikit pa sa buong katawan niya. Kayo rula na ito, yung itim-itim na lang. Yung mga medications na may content ng sulfur, it has a role in the antifungal, antibacterial. Safe talaga siya in a sense na kung kaminsan-minsan lang gagawin, like once a month. But then again, hindi natin alam kung ilan yung concentration na lumalabas dun sa vein. Pero hindi lang daw sakit sa bala ang kayang mapagaling ng usok mula sa Oko Cave. Kahit pa raw ibang malulubhang sakit. This is miracle of healing. Yung sa COVID, pwede po dito. Pero epektibo at ligtas nga ba talaga ito? Marami raw talagang aktibong bulkan sa Negros Oriental, kaya mainit ang ilalim ng lupa nito. At may inilalabas na usok. Katunayan, 1 oras mula sa Oko Cave, matatanaw ang usok sa bundok na akalain mong may forest fire. Pero sa malapitan, sulfur vent lang din pala ito o lagusan din ang asupre. Makikita sa tabing kalsada sa barangay Malabo, sa bayan naman ng Valencia.
Na-amaze po kayo. Aso-aso siya like yan. Wala na. Take a picture sa Hoya. It's very relaxing and therapeutic. Noong kabataan ko po, dito na po kami dumadaan. Hindi po ganito kalaki. Tulad ng makikita nyo ngayon, noon, maliit lang. Pero ngayon, hindi nyo na po kayang lapitan yung butas at medyo delikado na po. Ayon sa FIVOX, ang bahaging ito ng kalsada, parte talaga ng isang natural forming volcano. Negros is volcanic island. Considered po yung Negros as tectonically active, the Palintinon geothermal power plant. Nagpo-produce ito ng almost mga 200 megawatt electric na steam. Ligtas naman daw ito, basta't wag lang lalapitan. Mayroon po tayong nakikita dyan na mga reminders. Kailangan po natin na dubling ingat. Open po ang ating lugar sa ngayon. Basta lang sundin lang po yung health protocol. Ngunit ang paglanghap ng asupre sa kuweba, sa paniniwalang nakagagaling din ito ng karamdaman, epektibo nga ba at ligtas? Yung sa COVID, pwede po dito. Ayon sa espesyalista, lubhang napakamapanganib nito para sa baga. There is no way na makakatulong ito pang gamot o pang galing kasi ang sulfuric fumes nga ay nakakairita at masyadong toxic sa respiratory system natin. Di rin advisable na langhapin ng mga taong may sakit sa puso. Ang lokal na pamahalaan ng Dauin, naglabas na rin ng kautusan para ipasara at ipatigil ang mga aktibidad sa kuweba. Bukod kasi sa masama sa kalusugan ng sulfur, may iba raw na hindi sumusunod sa minimum health protocols, lalo't may pandemya. Napansin namin na wala ng health protocols, hindi na na-observe, walang face mask, kulang mga tao. Prolonged inhalation of concentrated hydrogen sulfide gas may cause health problems. Isinara namin yon, hindi ginusto ng mga tao kasi doon na sila nagpapagamot. Napagdesisyonan na po namin na kailangan naming matulungan yung mga tao na nangangailangan dyan kasi doon lang sila nagpapagamot, yung iba walang pira naman para mapunta sa doktor. Higit kailanman, alagaang mabuti ang ating mga baga dahil ito ang pangunahing puntirya ng coronavirus at ang numero unong kalaban ng ating mga baga. Puso. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.